So what's up? Again, beautiful humans, this is me, Jean-Marc E. Delote, and welcome to GMD TV channel. And today, ngayong araw, ay magkakaroon tayo ulit ng unboxing ng isang gaming mechanical keyboard. At ito yung Red Dragon S107 kasama ng kanyang mousepad, mismong mouse and mismong keyboard. Actually, hindi ko talaga ito binili. So, napanalunan ko lang ito sa isang contest ng logo banner competition. So, ito yung aking premium Red Dragon. So, ngayon, hindi ko pa ito nabuksan. Pero, binuksan ito kanina doon sa shop kasi tinatry kong chinek lang kung plate yung laman tapos tinatry sandali. So, ngayon, i-unbox ko ulit para sa inyo guys. So, ngayon, hindi ko pa ito nagamit. Walang keyboard. So, dito kasi ilalagay. So, let's unbox it. Paano? Saan ba itong? So, yan. So, ngayon guys, ito yung kanyang mouse pad. So, ito yan. So, talagang napakalapad para pang gaming talaga yung mouse. Kahit saan nakakarating. So, yan. Ang haba, siguro mga 12 inches o sobra. Yung kanyang haba. Tapos yung taas, parang si ito kasi yung screen is 19 inches. Parang ganun. Yan. So, ito yung kanyang mouse pad Red Dragon. So, next. Sa ting laman. Buntik na. Next is yung the mismong keyboard o yung mechanical keyboard Red Dragon. So, ito yun. Talagang mechanical talaga yung ano niya. So, next. Ano to? The last is the mouse. So, napansin ko lang dito sa mouse ang kanyang cable. Ang ganda ng kanyang cable. Talagang heavy duty. Yung kanyang ano niya, ito yung mouse, medyo mabigat. Siguro mga, ano to? Basta mabigat. Then, wala na. Set, wala na. So, balik tayo dito sa kanyang keyboard. Ayan. So, dito sa likod, meron siyang parang stand, tapos rubber para paglaro-laro talaga niyan. Tapos, hindi ko pa alam kung ano yung kanyang ganda ng kanyang yung lid kasi meron kasi ito siyang ilaw. Pero hindi pa natin na tatry kung ano yung ilaw niya. So, dito muna siya. Tapos, yung kanyang mouse. Ito try din natin kung ano yung kanyang mga ilaw. So ito yung mouse na in-play, pang gaming din. Tabi mo na siya. Yan, dyan ko muna. Ito test natin ngayon. Una, itong mouse. So ganito kahaba yung kanyang cable. Siguro 1.5 meters. So so yan, yung mouse, ito yung kanyang ilaw. Meron siyang button dito sa gilid, sa taas. Yan. So next is yung keyboard. So ito yung keyboard niya. So ito na yun.
Tapos hindi ko alam bakit walang manual. May manual ba ito? Wala na. Walang manual siguro, na iwan doon sa shop kanina pagbukas. So ngayon, papakita ko sa inyo kung paano, kung ano yung mga ano niya, yung kanyang. So first is yung lid niya, pwede pang mapalitan kasi dito sa kanyang box nakalagay meron siyang 7 lid backlight. Tapos may windkillap, multimedia case, ano pa yun. So try natin una yung kanyang lid. So para paibahin yung ilaw na niya, pindutin natin itong FN, long press the FN plus the screen lock. FN, then screen lock. Then. So meron siyang 7 colors. So pailawin natin ulit. Yan. Blue, green, red, ano yan? Light blue, light green, red, plus isa. Ano yun? Parang white lang. Then off. Then blue, balik tayo dyan, red, tapos ito yan, light blue. So ngayon, sa ilaw niya, meron din siyang brightness. FN pa rin, tapos page down. Yan, page up. Na naka-long press itong FN. Pwede mong pinahan yung brightness, pagkasan yan, screen lock. Tapos, kung gusto mo yung shuffle yung kanyang color, meron din dito sa home. Yan. Para shuffle na yung, mag-mix na yung lahat ng color. Yan. 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 So, ngayon, i-test natin yung kanyang tunog ng keyboard kung ano ba. Yan. Ito yung mouse. Yan. Tapos dito sa kanyang mouse, dito nakalagay automatic na dito yung, ito yung kanyang button sa taas. Ito yung parang pang switch ng kanyang ilaw. Pagpindutin mo, blue, green, and ano to? Violet. Violet. Tapos balik sa red. Tapos naka-indicate din ito sa color niya is yung sensitivity yung kanyang arrow dito sa screen. Kung color red, medyo mabagal yung mouse, yung arrows niya. Tapos pag medyo blue, medyo mataas. Tapos green, taas-taas, medyo mabilis. Then the violet is talagang napakabilis. Ang tawag nito is so dito yung control ng kanyang tinatawag na cursor speed dito sa kanyang, dito sa settings. So hindi mo na kailangan i-adjust yung speed ng arrows. Dito ka lang, click mo lang dito yung sa taas niya. Pag red, ito yung pinakamabagal. Next, blue, medyo mabilis na. Green, mabilis. Violet, mabilis. So for me, green yung medyo tama lang. Yung nakasanayan ko, green. Kasi yung violet, medyo mabilis na yun. Ito ay splash proof. Hindi siya waterproof, pero splash proof. Yung pisik-pisik lang. So hindi siya, hindi talaga basta-basta makakapasok. Huwag nyo namang lob-lob sa tubig. Tapos yung napansin ko is talagang mabigat yung mechanical keyboard. Kasi yung nauna akong keyboard, ano lang yun eh, medyo mumurahin lang, magaan. Ito talagang mabigat. Tapos yung mouse niya mabigat. And let's talk about sa price niya. Hindi ko alam kasi napanalunan ko lang ito. Pero research ko siya, umabot siya ng almost 1,800. Ganyan, 1,700. Yung presyo na sinurge ko sa Shopee at saka sa Lazada.
meron din kasi ibang Red Dragon na wala yung numpad niya or yung dito banda, ito yung numpad kasi para daw ang purpose niya mas malawak yung area doon sa mouse, so maganda yung ano talaga pang gaming talaga siya kasi mas malaki yung area sa mouse kasi wala yung numpad niya. Pero ito meron yung numpad, pero siyempre imagine nyo naman yung mousepad, sobrang laki, so hindi nakakalahati yung mousepad ng in-play. Ayan, ito yung sa in-play. Ayan, ang liit. Ayan. So meron din akong, kasi last time yung gamit kong keyboard, ito yung mouse niya in-play, walang shadow button. Ang keyboard na in-play is ito din. Ayan. Hindi ito siya mechanical, ito yung mechanical na RAM Red Dragon. So ito yung sa in-play, okay naman siya, pero hindi mo na ma-adjust yung kanyang, meron siyang if in ano lang, off at saka yung parang fade in fade out lang na color, ganyan lang, hindi mo siya mapapalitan. Dito yung red, dito yung green, blue, yan lang siya talaga siya. Kung ano yung naka ano niya, yun na yun. Ang meron na lang sa kanya is yung i-off mo yung lights, yung backlight, and on, then feed in. Ayan. Di katulad sa dito sa mechanical natin na Red Dragon, talagang marami. May 7 colors, tapos shuffle. Then, siyempre dun sa keyboard niya, mas maganda talaga dito mag... Ang layo niya. Mas malakas yung ano niya dito, mas malakas yung sound ng sa in-play. Ayan. Dito sa mechanical, medyo mahina. Pero parang iba yung tunog, parang ano eh, dito tag-sing kumbaga. Yan. Pero dito sa mechanical, parang masasabi mo talaga na solid yung ano niya, yung laman niya. Kasi yung mechanical keyboard naman din ito. Tapos, talagang yung brand na Red Dragon is sikat naman talaga sa pagdating sa mga pang-gaming na mga ano niya, gamit. Siyempre sa keyboard, sa mouse. So dito lang guys, dito lang nagtatapos yung ating unboxing and reviews dito sa preview dito sa ating Red Dragon na mechanical keyboard. So kung nagustuhan yung video, please leave a comment or please don't forget to subscribe and click the notification bell para sa susunod ko ng mga videos, and thank you for watching.